Anong problema? Problema ko po yung contractor at saka yung architect namin. Alright. Nagpagawa kayo ng bahay? Nagpagawa po. Alright. Saan yan? Saan ang subdivision? Sa may BF po. Tawagan natin. Pangalan itong kulokoy na to? Architect Alfred San Miguel. Hello. Good evening. Architect San Miguel. Good evening. Architect San Miguel, si Ben Tulfo, sa Bitag Headquarters. You know, I have here your two clients. They're complaining on something na parang non-delivery. The reason why I have to call you is first, I have to figure out exactly, ikaw yung nag-refer ng contractor. Pero sila may authority kung sinipili nila. Yan ang problema nila. Pero yan ang problema. Bakit umaayaw ka? Ikaw, kung hindi dahil sa'yo, hindi naman magkakaproblema siguro. Ikaw ang dahilan ng problema. Ikaw nag-refer. Architect, we're talking about accountability rito. Don't just say something na parang you're release of your liability. No, you are liable. Tell your contractor to finish exactly what has been started. That's all there is. Okay? Now, if it's we are going to go after him. Believe me, he's not going to like it. It's a message that I'm sending this. Thank you so much. Good evening. Ano? Asan si foreman? Anong sinusundin yung plano rito? Wala lang, sir. Ha? Hindi mo alam? Paano natatapos ito? Walang nagbabantay? Wala ka pa naman, sir. Anong klaseng trabaho ito? Wala nagli-lead sa inyo? Wala nag-guide sa inyo? Paano natapos itong bahay? Engineer Alan, magandang hapon ho. Itong paggagawa mo raw allegedly dito sa bahay, hindi mo naman natututukan. May mga reklamo sa'yo dito. Sir, may mga dokumento po kami at may mga ano kami na ang nangyari po dyan. Sila, no, at the time, hindi po nagbabayad ang tamang oras. Mag-schedule po tayo, sir. Kung gusto niyo po, pupunta po ako sa opisina ni Sir Ben. Ay, pinakamaganda yan, sir. Apo. Ay, I'm willing to go there, sir, para ako'y ma-clear din. Ako'y in good faith naman. Kasama natin si Marlene Raimundo at sa studio rin ho si Alan Apolonio, contractor. Ano bang nangyari dito? Bakit ganun umabot dito na napadpad kayo ngayon sa akin at parang pinag-aayos namin kayong dalawa? Ang inquiry ko lang sa kanya noon is to stop the no the excavation of the pool. Yung pool. What's the problem? Anong problema dyan sa pool na yan at bakit pinastop mo? Yung sa pool kasi, I was instructed by the architect. Si architect. Architect San Miguel. Huwag mo ituloy yan. Bakit daw? At sa tingin ko, yung pader babagsak yan. Alright. Ikaw ba'y kontento sa labas ng itsura ng bahay? Hindi. Are you happy with the design of the house? The windows? The paint? Sa labas? Are you happy? Hindi po. Why are you now saying it? Natapos na ang bahay. Where were you in the last 1 year and 10 months and you're complaining right now? Natapos na. That's what my point is. Ikaw naman, bulakbul ka. Palibasa, nakita mo siguro, wala siya. Kaya bulakbul ka, nag-iiwan ka ng tao mo. 2016? Kung talagang seryoso ka, 2019 na tayo. Pare-pareho ka may sala. Bossing, ano ang magagawa mo sa kanya? Tatapusin po natin yun. Alright, kailan mo i-deliver sa kanya? September po, end of September. Idodokumento namin to. For the first time, magdodokumento kami blow by blow, before, during, and after. Perspective, yes. Pero dito sa architectural, remove yan. Remove yan. Kaya nga site development natin. Ito, although nandiyan siya, hindi niya natin dito. Kasi ito existing. Anyway, sige, pag-usapan natin. Wala naman pong problema. Based dun sa aming punch listing na nakita naman po natin, no? Eh, napaka-konti lang naman po. Yan lamang po yung mga pagko-correct ng mga uneven surface, yung mga cracks, and even yung mga alignments, no? Katulad po ng mga gap sa mga hagdanan, yan po yung napakadali namang maayos. A little bit of time lang naman po, and a little bit of money na i-spend na para ito yung makorrect. Lahat naman po ay manageable. Well, sa pool po, nung nakita nyo, no, na hindi po talaga siya maaaring ituloy. Kami po yung nagkausap naman ng maayos at ito yung huwag na ituloy. Makukuha at makukuha naman po natin yung sinasabi natin target na katapusan ng September, no? Oh,
nakapasper dito sa ating ano, punch list, yung mga bidet na ilagay na. So yung mga iba-ibang mga maliliit na bagay na lang. Tapusin na lang natin maigi at linisin natin maigi yung mga ginagawa. Sa ating ano, dalawang tao natin, no? Ito, ibababa natin ng 4 inches to, o kaya 10 cm, no? Para hindi mag-backlow dito. So, tabunan na lang natin, then simentohan natin, and then that's it. Konti na lang, then pinturahan natin yan ng panibago. May mga konting ayusin na lang tulad dun sa balcony na kailangan taasan ng konti para hindi mag-overlook dun sa kabila. Paritasya sa bubong, kailangan iayos para hindi naman magkaroon ng defect. Konting-konting retouches na lang. Unfortunately, no, since marami pa tayong gagawin based dun sa gusto pang idagdag ng owner, medyo maantala tayo ng turnover ngayon. According to the building official, pwede rin naman natin extend yung parapet wall doon on the eye level na po pwede nang gawin kagad ngayong araw na to. Pero hindi naman yung matagal. Naiintindihan ko rin naman kung bakit siya madi-delay dahil may sinabi yung building official na may mga kailangan pang ayusin at saka gawin. Meron din akong nakita na mga problema na dapat ding ayusin. Pero nakita ko naman may konting pagbabago rin naman na nagaganap. May progress din.